Magsasyam na taon ng magkarelasyon ng LGBT couple na sina Icy Guerra at Liza Dino. Nagpaplano din ang mag-asawa na magkaroon ng anak. Paano nila gagawin ito? At paano nga ba nagsimula ang pagmamahalan nina Ice at Liza? The Philippine Showbiz List presents Icy Guerra and Liza Dino Love Story. Noong September 2013, unang lumabas ang mga balitang magkasintahan na raw sina Isa Siguera at Liza Dino, hanggang sa kumpirmahin mismo ni Liza kung ano nga ba ang relasyon nila ni Isa. Bukod sa muling pagpasok ni Liza sa showbiz, ang relasyon niya kay Isa ang isa sa maituturing ni Liza na highlight na kanyang 2013. Sa panahong ito, halos isang taon na silang magkasintahan at hindi pa raw sila nagkakaroon ng kahit anong away. Sa halip, mas nakikilala at mas naiintindihan pa raw nila ang isa't isa habang tumatagal ang panahon. Paliwanag pa ni Liza, iba raw ang relasyon nila ni Isa kumpara sa mga naging relasyon niya dati. Isang dahilan daw ng kanilang magandang relasyon ay ang pagkakaintindihan sa pagitan nilang dalawa. The Proposal. Pagkatapos na kanilang isang taong anibersaryo noong January 8, 2014, nag-propose si Isa sa kay Liza. Naganap ang wedding proposal nila noong February 7, 2014 sa gitna ng pagtatanghal nila ni Liza sa play na kung paano maghiwalay sa UP Diliman. Sa isang feed noon ng isang showbiz website, nakasaad dito na wala raw kamalay-malay si Liza na sa gitna ng kanyang performance ay magpo-propose ang kanyang partner. Inakala raw talaga ni Liza na isang play ang kanilang ginagawa. Sa gitna ng kanyang pagtatanghal, bigla raw nagtalumpati si Isa ng kanyang marriage proposal. Ayon sa Insta video na ibinahagi ng kaibigan ng dalawa na si @IamTonico, tila hindi pa rin makapaniwala si Liza sa ginawa ni Isa. Pero sumagot naman daw ito kaagad ng yes. Sa kasunod niyang post, mahigpit na nagyakapan ang dalawa at naghalikan. May caption itong True Love. Sa isang larawan, kasama ni na Isa at Liza ang kanilang mga magulang. Living in Together. Ang pag-share ng love notes at happy photos sa kanilang mga Instagram accounts ay ang paraan ni na Isa at Liza upang sabihin kung paano nila tinitreasure ang isa't isa. Para kay Liza, ibinahagi nila kanilang mga social media posts dahil gusto nila ipakita ang kanilang competitive sides. Ang dalawa na nakatira sa pareha sa bubong simula noong May 2014 ay nagbahagi na desisyon talaga nilang dalawa na magsama upang makasama pa ang isa't isa. Kasama na rin dito na i-explain ang mga bagay kay Amara, ang 6 na taong gulang anak ni Liza sa kanyang non-showbiz ex-husband. Inamin ni Liza na may mga tanong ang kanyang anak, kaya klinaro at pinaintindi ni Liza kay Amara ang relasyon niya kay Isa. Umpisa pa lang na hindi ibig sabihin pinapalitan na ni Isa yung role ng dad niya. Exchange of Vows. Ikinasal sina Isa at Liza noong December 8, 2014 sa California, USA. Ang seremonyas ay napakasimple, elegante at puno ng tears of joy dahil sa pagmamahal ng dalawa sa isa't isa. Si Isa ay nakasuot ng gray coat at white shirt habang si Liza naman ay nakasuot ng white gown na may plunging neckline at isang train na may lace. Beach Wedding. Kasabay na paghampas ng mga alon sa dalampasigan, ang pagpapalitan ng wedding vows na Isa Siguera at Liza Dino sa kanilang intimate beach wedding na ginanap noong Webes ng hapon, January 8, 2015 sa Parasol Resort sa Cota Kilawarga, Costa de Madera, Sitio na Payong Barangay na Ia Ibabaw sa San Juan, Batangas. Alas 3:30 ng hapon ang nakasulat sa imbitasyon pero bandang alas 5 na nagsimula ang seremonya. Ideally ay sunset wedding dapat ito, kaya lang ay nagtago ang araw at naging makulimlim nung hapong yon. Ngunit mabuti na lang at hindi bumuhos ang ulan. Kabilang sa mga naglakad kasama ng wedding entourage, ang daughter ni Liza na si Amara Espinosa bilang mini bride, habang mini groom naman ang pet dog nilang si Porky. Walang cellphone signal sa parting yon ng Batangas, kaya wala nakapag-post sa social media habang nagaganap ang kasalan. Katulad sa isang Catholic wedding ay meron din candle, cord at veil ceremony. Meron ding bigayan ng aras at exchange of vows at mga singsing. Ang nag-officiate ng wedding ay si Miss Karel Claire Mangaliag, isang motivational speaker and corporate trainer na malapit na kaibigan ni na Isa at Liza at nieces ng dating child actor na si R.R. Herrera. Sa halip na sermon, special message ang ibinigay ni Miss Claire kung saan inahalin tulad niya ang pag-ibig ni na Isa at Liza sa pagkaing adobo, sa laruang Lego, sa sayaw na flamenco, sa isaw at iba pa. Baby.
October 2015, ang unang ihayag ni Liza na nagpaplano sila ni Aiza na magkaroon ng sariling anak sa pamamagitan ng in vitro fertilization. Ang mangyayari kung sakali ang egg mula sa ovary ni Aiza ang i-fertilize at i-implant sa uterus ni Liza hanggang mabuntis ito. Ngunit noong September 2016 ay inanunsyo ni Aiza na pag-iipunan muna nila ni Liza ang 1,000,000 pisong estimated cost ng pagsailalim sa IVF. Bukod dito ay kailangan pang schedule ang pagpunta nila sa Amerika kung saan balak nilang gawin ang nabanggit na medical procedure. Umaasa pa rin si Aiza na matutupad ang pangarap nila ni Liza na magkaroon ng sariling anak. Base ito sa mensahe ni Aiza kay Liza sa kanilang second wedding anniversary. Ice. Naunahan lang ni Jake Cyrus si Aiza na magpalit ng pangalan. Pero ayon kay Aiza sa interview ni Julie Bonifacio, bago pa nagdeklara si Charisse na Jake Cyrus na ang bagong pangalan niya, matagalan nilang pinag-uusapan ng wife niyang si Liza Dino ang pagpapalit ng kanyang pangalan. Kinikonsider niya magpa-sex change in the near future. Hindi noong 2017, dahil alam niya hindi pa ganoon ka-advance yung proseso para maging trans man. Mas advanced na yun para sa trans women na marami na ang sumasailalim sa proseso. Nang tinanong siya kung anong pangalan na gusto niya gamitin, sagot ni Aiza na Ay Sigera. Dinilay naman ni Aiza na gagawin niya ito dahil na-inspire siya kay Jake Cyrus. Klaro ni ng singer na ang screen name lang at hindi ang kanyang pagiging Kariza Yamson Sigera ang magbabago once na mag-undergo siya sa proseso. How they met. Na mag-celebrate sina Liza at Ice sa kanilang 5th Finding Each Other anniversary at 3rd Wedding anniversary, ibinahagi ni Liza sa kanyang Instagram kung paano sila nagsimula na pagkatapos makilala ang isa't isa for 13 years, they found each other again. Nangyari raw ito sa Chocolate Kiss sa UP Diliman noong January 2013. Sinabi ni Liza na galing sa isang casual reunion hanggang nagustuhan nila ang isa't isa. Sinabi ni Liza na it was supposed to be a casual reunion pero si girl, pawis na pawis ang kilikili sa nervyos pero di pinapahalata. At si Boy, di ba pakalis sa kinauupuan? Nag-usap sila, nagkwentuhan tungkol sa nakalipas at di na malayang nagkakapalagayan silang muli ng loob. Pagkatapos nun, niligawan na siya ni Aiza. Big risk. Sinabi ni Aiza gumagamit siya ng panahon na ito ng hormone replacement therapy at tinawag niya itong isang big risk. Ibinahagi ito ni Aiza sa interview niya kay Boy Abunda sa Tonight with Boy Abunda. Sinabi pa ni Aiza na isa sa mga biggest issue dito ay kanyang boses dahil ito ang nagustuhan ng mga tao. Isang malaking risk ito dahil ito raw ang kanyang bread and butter. Pinapakain niya ang kanyang pamilya dahil sa kanyang pagganda. Ngunit umaasa pa rin siya na ang pagbabago niya hindi masyadong malala. Siguro ang quality ng kanyang boses hindi mababago, ngunit siguro ay magiging deeper lang ng konti. IVF. Na-reveal ni na Ice at Liza na nagpaplano sila na magkaroon ng anak sa pamamagitan ng in vitro fertilization. Ngunit nagkakahalaga ito ng over 1,000,000 pesos. Ayon sa interview ni Liza, nagkaroon sila ng financial struggle pagkatapos nila maging government officials. Ngunit nakarecover na rin sila pagkatapos nilang iwanan ang kanilang government position. Dahil meron silang lifestyle na dapat i-maintain, kaya naghirap talaga sila ngunit bumalik naman ang mga show ni Ice pagkatapos. Kaya nag-iipon na sila kasi nga malaki ang kanilang kailangan. Ayon sa PEP, kumonsulta sina Ice at Liza sa isang doktor noong August 30, 2018 at sinabi na magsisimula ang IVF procedure noong November 2018. Ang couple ay nagpaplano na magbuntis sa pamamagitan ng eggs galing kay Ice at isang sperm donor. Pagkatapos, si Liza ang magbubuntis sa bata. January 2019, ibinahagi ni Liza na nag-undergo si Ice ng egg retrieval as part of the first phase ng pagkakaroon nila ng baby. Ayon kay Liza sa isang Instagram post noon na I still groggy from the anesthesia after the egg retrieval process, finally opens his eyes, and the first thing he says is, I'm hungry. Yup, he's awake na nga. Successful procedure. Thank you, Lord. They were able to harvest 3 good eggs from Ice. February 2019, ibinahagi ng mag-asamang sina Ice at Liza ang ilang katangian ang napili nilang sperm donor. Ito daw ay summa cum laude, into music at marunong tumugtog ng mga musical instruments. Mahilig din daw magluto. Inamin din nila na sa Malaysia gagawin ang procedure dahil hindi ito pwedeng gawin dito sa Pilipinas. February 2020, ayon kay Liza na pagkasunduan ng dalawa na ipospone ang pagkakaroon ng anak dahil sa busy schedule nila dahil sa paghahanda para sa 100th celebration of Philippine cinema. Kung kailan plano nila ay baka sa September 2020. Nakahanap na ang couple ng isang sperm donor na may resemblance raw sa foreign actor na si Liam Hemsworth sa pamamagitan ng isang cryobank ayon kay Ice. Daddy Ice. From Ate Aiza to Tita Aiza to Mama for like 2 seconds to Baba
to Dad. Sa isang Father's Day greeting para kay Ice, ibinahagi ni Liza ang 7 taon na beautiful relationship ni Ice sa kanyang anak na babae. Sa Instagram, sinulat niya kung gaano siya kasaya na tinatawag na ni Amara si Ice na Dad voluntarily. Sinabi ni Liza na masaya niyang nasaksihan ang bukas sa loob ng dalawa na magkaroon ng ganitong klaseng relasyon kung anong meron sila ngayon. Dagdag ni Liza na umaasa pa siya na marirealize pa ng kanyang anak kung gaano siya kalucky na magkaroon ng 3 magulang na mahal siya. Ice's mental health. Noong 2020, nag-open up si Liza tungkol sa rough time ni Ice dahil sa kanyang depression. Nireveal ni Ice ang tungkol sa kanyang mental health noon. Nag-post ang singer-actor sa IG upang ibahagi ang kanyang laban sa depression sa loob ng 17 years. Anya, living with depression for almost 17 years now, I've come to accept that this will be my life from here on. Nagbahagi si Ice sa kanyang constant struggles sa kanyang depression at mga words of encouragement para sa mga taong nakakaranas ng ganito. Kahit sa kanyang kondisyon, nagpasalamat pa rin si Ice sa mga magagandang mga araw na dumating sa kanya. Ni-reveal niya noon na na-diagnose siya ng depression at anxiety mula pa noong early 2000s. Sinabi niya na nag-therapy siya ngunit tinigil na niya ang pagpunta sa doktor at pag-inom ng gamot. Sinabi rin niya na isa sa mga nag-trigger sa kanyang depression ay noong naging chairperson siya ng National Youth Commission. Ice's transition. February 2022, marami ang nagulat sa pagpo-post ng musikerong si Jake Cyrus ng larawan niyang topless sa social media. Ito ay bilang pag-a-update sa kanyang mga followers ng development na kanyang physical transformation. May mga pumuri dahil sa paninindigan niyang i-assert ang kanyang pagka-transman at may mga hindi rin nagagusto at nakaramdam ng cringy feeling. Sa ginanap na 6th Film Ambassadors Night Grand Press ng Film Development Council of the Philippines ay hindi naiwasan ng mga members of the press na mahinga ng reaksyon si FDCP Chairperson Liza Dino na isang staunch ally ng LGBTQIA+ community tungkol sa naging grand gesture ni Jake Cyrus. At anya, malaki ang paghanga niya kay Jake kagaya ng mistral niyang si Ice Higuera. Alam niya raw na hindi madali ang mga pinagdadaanan nito dahil kasalukuyan pa rin itong pinagdadaanan ni Ice. Inamin din ng FDCP head na plano rin pala ng asawa niyang si Ice na mapatanggal ng dibdib. Naghahanap na lang sila ng tamang doktor para gawin yon. Malay raw natin ngayong taon. Baka ma-inspire raw si Ice kay Jake at masaya raw si Ice para kay Jake Cyrus. IVF update. Sina Liza at Ice ang pumili ng sperm donor. Ayon kay Liza, kailangan daw Caucasian para matangkad. Isa raw itong Irish German na may edad na below 30. Pero maliban sa mga detalye na nakasaad sa profile nito, hindi nila kilala ng personal ang kanilang sperm donor. Ayon din kay Liza, kailangan na siya magbuntis agad kasi tumatanda na siya bilang siya ang surrogate para sa magiging anak nila ni Ice. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!